Magandang tanghali po mga ka-trying hards. Nandito na naman po tayo sa isa kong pinyahan na ang harvest po nito ay September. So pagsapit po na September, may mahihinog na po ito. Marami po yan, marami pang kasama doon. Kaya po tayo punta rito. Ay babalikan po natin mga ka-trying hards yung sakit na naandito. Pagka po ang inyong pinya ay may dilaw, ayan po, naninilaw po ang dahon. Ito po doon sa kabila, ito man naninilaw, may sakit na po yan. At meron na po akong binunot dito. Ito po, ang nangyayari sa puno. Nabubulok po. At may mga bunga po yun. Ayan po, bulok na po doon sa puno. Kaya po hindi na natin pakikinabangan yung bunga. Ayan po. Atin na po ilalagay dyan kasi po may sakit po yan. Ilalagay po natin sa ibabaw. Nagtambak po ako dito ng mga dahon ng niyog. Para po atin pong kukunin pa yung ibang may sakit para po masisigaan po natin. Atin pong lulutuin. Ito po, may sakit po ito. Ayan po. Nabubulok po ang puno. Ayan po. Kukunin na rin po natin ito dahil meron sakit na rin. At ayan po. Nabubulok po ang puno. Sabi po ng mga dalubhasa sa Cavite na lalagay po natin dyan. Ito pa po isa, dilaw, naninilaw po. Ibig sabihin po, may sakit na rin po yan. Ilalagay po natin dyan sa bunto ng dahon ng nyog. At atin pong i-cremate yung sakit. Kukunin pa po natin yung iba. Ito po, papares po nito, ito po ang puno niya. Ayan po, nabulok na po. Pasik daw po yan, sabi ng mga lihit ng mga nagpipinya rito. Ayan po nangyayari, nabubulok po. Pagka po ganyan, itatabunan natin ng lupa para di na siya maprevent na siya makahawa sa iba. Pero kukunin po natin ito. Dalawa po ito namatay dito, ito po isa. Kukunin po natin lang lahat, pati dahon, lahat po ng dahon, pati bubunga, may sakit po yan. At ilalagay natin doon. At atin pong gagawin bonfire. Susunugin po lahat ng dahon po, sasama. Sasairin po yan, babalikan po natin pag may natira. Ilalagay po natin doon. Sa ibabaw ng ating gagawin bonfire mamaya. Susunugin na po natin. Susunugin po natin yan lahat para di na po makahawa pa. Kukunin po natin yung natira doon. Yung mga dahon po, ito kailangan po ikukunin para po di na siya makahawa pa sa ibang tabi. Ayan po ang katabi, oh, magaganda po ang bunga. Sa kanyang paligid, eh pagka po nahawahan yan, ay, nako, mga ka-trying hards, pupuksain po natin yung sakit na ito. Ayan po, nandiyan na po lahat ang may sakit. At susubukan po nating lagyan ng apoy para po masunog at maging abo ang pasik na tinatawag nilang sakit ng pinya. Mga ka-trying hards,
Lalagyan pa po natin sa ibabaw. Kunin pa po natin yung mga nakakalat na katabi. Mga dahon po na may sakit. Para sigurado pong malagay po natin dyan sa taas. Para sigurado pong sila ay mapapatay po natin sila ngayon. Yan po. Pag po nagliyab itong dahon ng nyug, marami po tayo nilagay. Sigurado pong luto sila. Luto po. Luto po ang mga dahon may sakit. Saka puno at bunga na may sakit. Ganyan po. Atin po sisindihan dito sa isang tabi. Yan po, may apoy na po. Buti na lang po, maaraw ngayon. At pagkatapos po yung mga dahon na tuyo na ito, ilalagay po natin sa ibabaw para po sigurado tayo na maluluto yung may sakit na pinya. Yan po. Ito po ang aking naisip na paraan, mga ka-trying hard, para mapuksa ko po yung sakit. Ayan po. Tingnan po natin, umaapoy na po. Lumalaki na po ang apoy. At yun pong nasa tabi na mga dahon. Kaya atin pong ilalagay doon. Ayan po. Ayan po. Umaapoy na po mga ka-trying hard. Doon tayo sa medyo malayo. Mainit po. Ayan po mga ka-trying hard sa ating paraan para mapuksa po yung pasik ng aking pinya. Mabuti na lang po ay mga sampo pa lang yung na-damage. May bunga pong iba. Ay atin na po rin nilagay doon sa ating bonfire. Ang ating ikikremate po natin yung mga may sakit na pinya. Para po, kasi po pag pinabayaan natin yan dyan, kakalat po yan. Maghahawa-hawa. Ay katulad po ngayon tagulan, kailangan po ay atin ang alisin. Dahil madali po yung humawa sa iba. Buti na lang po. Mga sampo po yung aking nabunot na may sakit. At yun po yung ating cremate. Ayan po, cremation is going on, mga ka-trying hard. Kung kayo po ay may pinyahan din at nakakita kayo ng sakit, ay bunutin na po ninyo at i-cremate para po din na makahawa sa iba. Ayan po. Tuloy-tuloy po at yan po ay hanggang sa maubos po yung ayan po, lumalakas na po at sigurado pong maaabo yung mga may sakit na pinya na aking pong inilagay doon sa bonfire. Ayan po ang cremation na sinasabi ko. Okay na po yan. Sigurado pong napuksa na natin ang sakit na ito. Kung kayo po ay mayroon ding may sakit na ganyan, i-cremate nyo na lang po. Huwag na po tayong gumamit ng may mga mahal na gamot. Hindi pa tayo sigurado doon. Ngayon po, kung magke-cremate kayo, ay bunutin lang po ang puno at ilagay sa apoy. Yun po ang cremation na sinasabi ko.
mga ka-trying hard. Sana po ay nagustuhan yung video kong ito. At siguro po ay mababawasan. Kung hindi man po napaksa ko, ay mababawasan po ang pagkalat ng pasik sa aking pinyahan. Mga ka-trying hards, hindi na po ako magtatagal. At yan po lamang may share ko sa inyo ngayong araw. Alagaan po natin ang ating mga tanim kapag tayo nagtanim. At sa hindi pa nagtatanim, magtanim po tayo. Magtanim at magtanim pa para tayo po ay may anihin. Sa mga bago po sa aking video, paki-like na lang po at paki-subscribe na rin at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video ni Payat na Vlogger. Carlito at Trying Hard Farmer. Ayan po. Hindi naman ako magtatagal. Maraming salamat sa mga nanood. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakisubscribe na po. Subscribe. Subscribe and subscribe. At tapos po, mag-view kayo ng mga videos ko. Medyo po, marami-rami na rin para sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay.